Hi guys! Welcome back to my channel. Don't you worry guys, hindi bote ang re-recycle ko in this video. I'm going to share with you my DIY pizza for merienda. So before we start, make sure you subscribe, hit that notification bell para updated ka sa aking mga latest uploads. Don't forget to like, share, and leave a comment. So, ang kailangan natin sa ating DIY pizza, yung pizza crust at ang pizza sauce, syempre. At napaka-simple lang naman ang aking mga ingredients. Nandiyan ang ham, cheese, pineapple tidbits, onion, and bell pepper. Let's start by spreading the pizza sauce sa ating crust. Kalahati lang muna ang nilagyan ko kasi ibang flavor yung ilalagay natin sa other half. Sinunod ko naman yung sa other half, yung ating Italian sauce. Bakit ko nga ba pinaghiwalay? Wala lang. Gusto ko lang na magkaiba yung flavor kunwari ng aking pizza. After natin malagyan ng sauce, isusunod na natin ang ham bits. Dun sa other half na inuna natin kanina sa sweet na sauce natin, dun ko siya lalagyan ng pineapple tidbits. And then yung cheese natin. Pero kung feel nyo i-level up yun yung pizza, marami tayong pwedeng maging options sa mga ingredients. Like, pwede tayong maglagay ng ground beef, mushroom, pepperoni, kung hindi nyo betang ham. Pero ulitin ko po ha, ang ingredients ko po ay pawang leftovers lang. Kaya kung ano available, yun lang ang ginamit ko. So, ito na yung ilalagay natin sa ating teppanyaki. Dahil ito ay DIY, no oven pizza, teppanyaki ang gagamitin natin. Madaming pinagagamitan ng teppanyaki griddle bukod sa baked pizza. Pwede kang mag-stir fry, pan-fry, steam, tsaka mag-roast. So, need lang natin na i-check at silip-silipin ang ating pizza para hindi siya masunog. Since aduto na yung ating mga ingredients, once na mag-melt na yung ating cheese, ready na yan. Naman tayong oven or teppanyaki, pwede din gumamit ng sandwich maker. Kung may leftover naman kayo na loaf bread, pwede din ito instead of pizza crust.
Pero kung wala pa rin tayong teppanyaki or sandwich maker, siguro naman meron tayong kawali, 'di ba? O meron tayong mga tirang pandesal. Pwede na 'yon. Magkakaroon ka ng pizza pandesal. Kung ayaw, maraming dahilan. Pero kapag gutom, maraming paraan. So bago ko pa man nailagay yung ating loaf bread, na-preheat ko na yung ating sandwich maker. Same procedure lang din ng ating gagawin. Inuna natin ang ating pizza sauce, and then yung ating mga natirang ham bits, pineapple bits, at kung meron ka pang onions and bell pepper, ilagay na lang din natin yan lahat. And lastly, ang ating cheese. Kung mahilig kayo sa cheese, lagyan nyo na lang ng madaming cheese. Kapag ready na siya, pwede na natin isara ang ating sandwich maker. Pero make sure na hindi talaga siya masusunog. So we can check it once in a while para makita natin kung nag-melt na ang ating cheese. So, eto na ang ating DIY no oven pizza. O, diba? Ang bilis lang. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye!